Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanghol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po. Muli nandito na naman po ang inyong kod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Sa ating pagpapatuloy, batiin muna natin ating mga kapatid Luzon, Bisaya, Mindanao na patuloy na sumusuporta dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Sa ating kalimutan, batiin ang ating buting gobernador Will Ragay Digamo dyan sa Negros Oriental, maging kanyang asawa Mayora Janice Digamo at sa kanyang mga supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa ating commercial break bilang pasasalamat sa ating mga sponsors. Mang Inasal, sa sobrang sarap, siguradong hanap-hanapin mo. Kaya punta na sa lahat ng Mang Inasal franchise. At syempre, pinasasalamatan din natin ng Magic Sarap anuman ang iyong lulutuin. Kung may Magic Sarap, siguradong namnam mo ang sarap basta't may Magic Sarap. Kaya naman, pinasasalamatan din natin ng Undox. Noon hanggang ngayon, Undox manok ay laging bago sa sarap, talagang panalo. Syuktong, ang inumin ng masa. Mura na, masarap pa, papapesta at sa anumang okasyon. Pag may syuktong, lahat ay masaya. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong kapatid, ating pag-uusapan ngayon ang ginagawa ngayon ng ating butihing senator, ano? Para lamang masalba ang ating mga kababayan na mayroong mga lumang mga sasakyan katulad ng ating nakagisnan na mga sasakyan ay walang iba kundi yung mga jeepney, no? So yung ating mga jeepney tuloy, mga jeep. So yung mga jeepney driver natin na kapatid, umaalma dahil nga kung kukuha nga naman sila ng isang unit, kung magkakahalaga ng 2 milyon mahigit, eh totoong sinasabi nila, baka patay na yung kumuha pero hindi pa nababayaran. So, di ba? So, parang mapupunta rin sa wala. Pwedeng kunin uli ng kumpanya na pinagkunan ng isang sasakyan yung unit na nakuha nila. Kaya, dahil sa kabutihang loob ng ating senator na walang iba kundi si Rapi Tulpo, kanyang tinira ngayon yung mga nasa likod ng mga gumagawa ng paraan na matanggal yung mga lumang mga sasakyan tulad ng ating mga jeep, no? Na talagang nakagisna na natin nung tayo ay bata pa hanggang sa ngayon. So, siyempre, magkano lang naman yung kinikita ng ating mga kababayan, tapos dadagdagan pa nila ng isang suliranin. Hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga moderno na sasakyan. Ang masama kasi doon, mga minamahal kong kapatid, yung presyo. Kumbaga eh, para silang nagtatrabaho, para lang kumita yung mga may-ari ng mga bagong o modernong mga sasakyan na yan. Kaya sa Senado, mga minamahal kong kapatid, makikita natin, mapapanood natin sa social media man o sa television na talagang tinitira, binabakbakan ng ating nag-iisang idol Rapi Tulpo, lalong-lalo na yung LTFRB. No, alam ko, meron na naman yung ginagawa sila na kalokohan. Akala nila, magagawa pa rin nila yung kanilang mga kalokohan na ginagawa noon. Noon yun, nung wala pa si Rapi Tulpo. Ang hinihintay ko na lamang dito, mga minamahal kong kapatid, mag-response itong ating iniidolo rin na TESDA, no? TESDA man natin, maging itong ating butihin na Robin Padilla. Kung ano yung kanyang reaction sa mga reaksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na napag-uusapan nga ngayon 5 araw daw tigil pasada. Ngayon, anong masasabi natin kung mangyari yan? Ang totoo niyan, mga minamahal kong kapatid, ang unang-unang mahihirapan o mahihirapan sa sitwasyon na yan, yung ating mga commuters, lalong-lalo na yung ating mga nagtatrabaho sa mga pabrika o sa malls, sa iba pang mga kumpanya dyan sa Metro Manila, sa buong Quezon City o sa ibang panig pa ng ating bansa. Kasi malawakan yung gagawin nilang tigil pasada, mga minamahal kong kapatid. Ngayon, sana masilip ng ating butihing
yun nga, nagkomento din yung ating butihing Pangulo na sisikapin niya na kung pwede sana magawa ng paraan na mas mababa pa doon, na makaya ng ating mga kababayan yung presyo na yan. Kasi sa totoo lang, mga minamahal kong kapatid, sa panahon ngayon, lahat ng negosyo, anuman yung iyong itatayo na negosyo, ha? Lahat ng negosyo ngayon, sa totoo lang, mga minamahal kong kapatid, ang hihina. No? Lahat ng mga ibang kumpanya nga ngayon, nagsira na eh. Dahil nga hindi kinakaya yung sitwasyon natin ngayon na kung saan bumababa yung ating mga kita ng ating mga negosyo, tumataas naman yung mga bilihin. So mga minamahal kong kapatid, sana'y panalangin natin na sana magawa ng paraan ng ating mga nasa Senado, lalong-lalo na Rapi Tulfo, Robin Padilla at ni Tess Daman, at syempre ng ating Pangulo, na mabigyan solusyon. Pero kung akong tatanungin, mga minamahal kong kapatid, ano, kung talagang gusto ng gobyerno na matulungan itong ating mga kapatid, na dahil kasi ang rason kasi nila kailangan na daw i-peace out dahil luma na daw. Pero ang alam ko, kung yan lang ang dahilan, edi bigyan nila, pautangin nila ng puhunan ang bawat nagmamay-ari ng mga sasakyan na yan, na mapa-repair na lang para maging bago yung body, no? Kung yan ang ano, wag na lang siguro sa pilitan na bumili ng mga bagong sasakyan na moderno. 'Di ba? Sana nauunawaan po ng ating mga kapatid dyan sa LTFRB yung sitwasyon ng ating mga kababay. Wag nilang ano, yung isipin yung sarili lang nila. Kasi alam ko may sa mga nangyayaring ito, mayroong nangyayaring transaksyon na sila lang nakakaalam, yung kumpanya na nagbibenta ng mga modernong sasakyan na yan at ang LTFRB. Diba? Ngayon, pinagkakakitaan din ng mga munisipal yung mga rota-rota na yan. Ano ba yan? Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagbabago yung ganyan, mga minamahal kong kapatid. Sana magbago na yung mga ganong klaseng mga estilo ng ating mga kababayan na nandiyan dyan sa gobyerno. Kasi kung laging ganyan, mga minamahal kong kapatid, ano, masasana yung ating mga kababayan na nasa gobyerno na magnakaw o gumawa ng mga monkey business para lang magkaroon sila ng pera. Kadalasan pa naman ng mga nasa gobyerno, ano, ang iniisip nila, yumaman eh. Bibihira tayo makakakita ng isang politiko na ang iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga kababayan, katulad ni Roel Ragay de Camo, no? Na bagamat iniisyuhan ng kahit ano, wala siyang ibang iniisip kundi yung kapakanan ng kanyang mga kababayan dyan sa Negros Oriental, no? Kaya nga ako, sa totoo lang, mga minamahal kong kapatid, kaya nakakapagsalita ako dahil alam ko eh na lahat ginagawa ni Roel Ragay de Camo para sa kanyang mga kababayan dyan sa Negros Oriental, kahit na mawalan pa siya ng sarili niyang pera. Kaya nga ganun kalungkot ang ating gobernador nung siya ay nadaya ng mga Tebes. Kasi papaano na yung kanyang mga kababayan na nagmamahal sa kanya, na kanya ding minamahal bilang mga at tinuturing na kapatid, kapamilya, magulang. Kaya alam niya, mga minamahal kong kapatid, ano, kung ang lahat ng mga politiko ay katulad ni Roel Ragay de Camo na matino, makadiyos, makatao, siguro hindi mahihirapan yung ating mga kababayan na umaasa ng tunay na serbisyo ng mga politiko na nangangako, puro lang pangako, hindi lagi naman napapako. Kaya mga minamahal kong kapatid, magpasalamat tayo na kahit papaano may mga politiko na katulad ni Roel Ragay de Camo at ang kanyang mga kaalyado. No, kasi kung ano yung puno, yun din yung mga bunga. 'Di ba? Kung sino yung ano yung leader, ganun din yung mga sangay. Dito naman sasabihin, bakit naman kung ganoon, sabihin pala corrupt din si Bongbong Marcos. Hindi ko sinasabing ganoon, mga kapatid. Talaga lang naman ha, siguro nga dahil hindi nakikita ng ating Pangulo yung ibang mga politiko, nakakagawa sila ng monkey business. So kaya mga kababayan ko, nananawagan tayo dyan sa LTFRB na sana isipin nyo yung kapakanan ng ating mga jeepney driver na
ano, nabubuhay lang ng sapat. Minsan nga wala. Minsan nga may nagte-text sa akin dito, sir. Sir Pepanyo, wala na po kaming kinikita ngayon. Minsan po, swerte nang maka 800 kami. Meron po kaming hinuhulugan araw-araw na 5-6, nagkakahalaga ng 400, 500. Pag kumita po ako ng 700, ano pa po ang kakainin namin kinabukasan? Pag hindi po ako nagbayad, aawayin po ako ng aking inutangan. Siguro hindi naririnig at nare-realize yan ng ating mga kapatid dyan sa LTFRB. Pero ako, nakikita ko, naniniwala ko, ramdam yan ni Rapi Tulfo, ramdam yan ni Robin Padilla, ramdam yan ng iba pa nating mga senator na tunay na naglilingkod sa ating bayan at maging ng ating mga kongrehista. No? Kaya mga kababayan, patuloy po tayong manalangin na subaybayat at subaybayan natin yung mga mangyayari, no? Kung ano ba yung magiging sagot ng LTFRB at ano yung kanilang magiging solusyon sa mga bagay na o sa mga sitwasyon na ganito para lamang sa ating mga driver, ano, na kababayan. Kaya kayo dyan sa Metro Manila, maging dyan sa Quezon City, mga kapatid kong mga drivers, huwag po kayong mag-alala sapagkat meron po tayong tagapagtanggol dyan sa Senado. Nag-iisang Rapi Tulfo po, no? At nag-iisang Robin Padilla at nag-iisang Test Daman, no? Meron po tayong ibang senator dyan, kaya lang hindi ko pa masyadong ina-idol dahil hindi ko pa nakikita talaga yung kanilang pagiging tunay na lingkod bayan. Pero ganun pa man, naniniwala ako na sana kakampi sila ng ating nag-iisang idol Rapi Tulfo sa kanyang magandang mithiin para sa ating mga kababayan. So mga kababayan ko, bago po tayo magtapos dito sa ating programa, binabati ko po yung ating mga kapatid, no, Luzon, Visaya, Mindanao, na patuloy po na nakikisa dito sa ating programa, no, lalong-lalo na sa ating nag-iisang Vice National Supreme Commander Roldan Dumdum, no, at sa lahat ng ating mga supremo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, kinukongrats ko nga pala yung lahat ng mga accomplishment ng ating gobernador Ruel Rage Digam. Ang dami niya nang nagawa. Ilang buwan pa lang ba nung siya ay nakabalik? Ang dami niya na pong nagawa na mga project, ano? Hindi kagaya ng Tolongis ng Henry Tevez na yan. Ang una niya naging project, mag-alis ng mga PWD na wala nang ibang inaasahan na trabaho, kundi yun lamang na walang ibang nagbigay nung kundi si Ruel Rage Digamo. Dahil ganun kamahal ni Ruel Rage Digamo ang lahat ng PWD dyan sa Negros Oriental. Kaya manalangin kayo na huwag matanggal sa pagsiservisyo sa ating bayan ang mga Digamo. Dahil pag nawala yung mga taong na yan, titigil na rin ako. Titigil na ako dito sa programang ito. Bakit? Para ano pa? Diba? Hanggat nandito si Ruel Rage Digamo, nandito din ang programang ito. No? Hanggat nakatayo si Ruel Rage Digamo, hindi titigil ang programang Civilian Anti-Crime Group upang ipaalam sa lahat ng ating mga kababayan ang kanyang mga kabutihan na nagagawa dyan sa Negros Oriental. Hanggat nandito si Epifanio Labrador, kasabay po na maglilingkod ng ating gobernador sa ating mga kababayan sa anumang panig ng ating bansa. Si Epifanio Labrador po ay patuloy na makikisa sa magandang layunin ng ating mga kababayan na naglilingkod sa kanilang mga tungkulin. No? Kaya bago po tayo magtapos dito sa ating programa, muli po sinasabi po ng inyong lingkod, Epifanio Labrador, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. At doon nga pala, bago nga po pala tayo magtapos dito sa ating programa, no? Doon po sa mga kapatid natin na lagi naman nanunood dito sa ating programa, ang may tutulong nyo lang po sa akin, mga minamahal kong kapatid, ano, yung huwag nyong i-skip yung ating mga ads, kasi sa pamamagitan po na yan, nagkakaroon po tayo ng konting income, ano, na magagamit natin sa pampaload natin. Kasi po, alam nyo naman po ang sitwasyon ng inyong lingkod, ano, hindi po tayo kasing yaman ng ating idol Rapi, ng iba ng mga komentarista dyan. Ako po ay talagang, kumbaga, nag-uumpisa pa lamang po. Kaya kayo po ang aking magiging katuwang dito sa ating programa, no? Kaya doon, lalong-lalo na po doon sa mga bagong makakapanood, sana po i-subscribe nyo po itong ating programa. Kayo po ang magiging pag-asa ng ating programang ito. Kayo po ang magiging katuwang ng ating programang ito.
Kaya kung wala po kayo, wala pong ipipanyo, Labrador. So maraming maraming salamat po.